ay ang pagdating sa Tagalog Flix Recaps, meron ako ikukwento na movie tungkol sa pag-ibig na ang pamagat ay Hot Young Bloods, inilabas sa taong 2014. Nagsimula ang pelikula sa isang gwapong lalaki na nagngangalang Hill, na namumuno sa isang maliit na grupo kasama ang kanyang dalawang mga kaibigan. Si Hill ay kilala bilang isang playboy na laging nagpapa-inlove sa maraming babae. Sa pagkakataong ito, sinusubukan niyang akitin ang isang nerd na babae. Kahit na binalaan ito ng mga kaibigan niya, ang babae ay pumunta pa rin sa alok na imbitasyon ni Hill. Dahil sa husay niyang mangligaw, nai-inlove siya kay Hill at gusto pa niyang magpatuloy na manood ng sine sa sinehan. Si Hill inilabas ang kanyang alas at maaaring halikan ang lahat ng gusto niya. Yun pala ang misyon niya para tangkilikin ang lahat ng babae sa kanyang paaralan. Ganun pa man, isa siyang talunan at takot na takot sa mga gang sa school. Isang araw, may bagong estudyante mula sa Seoul sa kanyang paaralan na pinangalan ng Sohi. Lahat ng lalaki na bighani sa kanya, pati si Hill. Pero, may isang tao na hindi gusto ang kanyang paglitaw. Siya si Sook, ang pinuno ng pinakamalakas na gang na babae sa kanilang paaralan. Kapag dumaan si Hill, pinipilit niya makipag-usap at magtanong kung bakit niya inaakit ang lahat ng mga babae sa paaralan maliban sa kanya. Hindi makasagot sa tanong niya, napilitan si Hill na pumunta sa kanyang hideout pagkagabi. Sa gabi, biglang nag-transform si Sook na magandang babae sa pamamagitan ng pagbibihis at pagpaganda ng kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating na siya. Ngunit ito ay ang utu-utu na kaibigan ni Hill na nag-proxy para kay Hill, ito ay ikinagalit niya. Sinubukan ng lalaki na hawakan si Sook, pero ito ay ikinagalit ng husto at hinahampas siya hanggang sa siya ay nagdurugo. Kinabukasan, nagkaroon ng away sa pagitan ng dalawang gang. Isa itong labanan, na ginawa ng parehong mga pinuno. At si Guang, ang pinuno ng gang mula sa isang paaralan, nanalo sa laban. Pagkatapos ng laban, biglang sumulpot si Sook, hinahanap si Hill. Sinusubukan ni Hill na ipaliwanag na hindi siya magkakaroon ng anumang relasyon sa kanya dahil alam niyang mahal siya ni Sik. Tinawag ni Guang si Hill habang nag-uusap sila. Nagtatanong siya kung ano ang ginagawa niya ni Sook tapos sinuntok niya si Hill. Lumipas ang ilang araw, sinimulan ni Hill ang kanyang mga galawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng imbitasyon sa hapunan para kay Sohee, ngunit hindi ito dumarating. Sinubukan muli ni Hill ang kanyang galawan sa pamamagitan ng panunukso sa kanya tulad ng kanyang karaniwang ginagawa. Ngunit, hindi siya nagbibigay ng anumang tugon. Samantala, si Sook ay gumagawa din ng ilang hakbang sa pagtatanong sa kanyang kaibigan tungkol kung ano ang mga gusto ni Hill, at nang maglaon ay binigyan niya ng bagong sapatos na gusto ni Hill. Lumapit siya kay Sook dahil hindi niya nagustuhan ang ginawa nito, pero hindi kasama ang sapatos, na sadyang tinago niya. Kinabukasan, alam pala ni Guang na may bago siyang sapatos mula kay Sook at pinilit siyang ibigay kay Guang. Araw-araw, sinusubukan pa rin siyang ligawan ni Hill sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanya mula sa malayo. At binibigyan ito ng mga regalo. Isang araw, nagkaroon sila ng klase sa pagsasaka sa mga bukid. Hindi sanay si Sohee na nasa bukid, at nakagat ito ng linta. Mabilis na nag-alaga si Hill sa kanya at maging sa pagiging sobra. Sinamahan din niya sa kanyang pag-uwi at nagpailaw sa kanyang daan gamit ng kanyang bisikleta. Simula noon, gusto na ni Sohee mag-lunch kasama siya. At ito ang simula ng pagde-date nila. Ngunit, hindi sinasadyang nakita sila ni Sook na nagde-date, na nagpapaiyak sa kanya ng husto. Sa gabi, habang nag-date ang dalawa, biglang nagdrama si Hill at ang kamay nito ay umaabot sa katawan niya. Maliban sa ibang mga babae, galit na galit si Sohee at iniwan ito. Simula noon, ayaw na niyang makipag-usap muli. Isang araw sa klase, nakita ni Sook ang bag ni Sohee na may isang sigarilyo. Pagkatapos, lumapit siya sa kanya at binabalaan siya na hindi manigarilyo para sa kanyang kalusugan. Sagot ni Sohee sa kanya na makipag-usap sa kanya nang silang dalawa lang. Sa banyo, gusto niyang makalimutan ang nakita ni Sook at sumugod siya kay Sook. Nag-aaway sila nang walang nakikialam. Ilang sandali pa ay dumating na si Hill para ihinto sila. Si Sohee ay nagpapanggap na siya ay inosente. Sa opisina ng punong guro, tinawag ang mga magulang nila at nagsimulang ipagtanggol ang kanilang anak na babae. Pagod na sa ganitong kondisyon, sigaw ni Sook na hindi na babalik sa school. Sa gabi, hindi niya gustong umuwi at manatili sa taguan ni Hill. Kapag matutulog na siya, lumilitaw na inaalagaan siya ni Hill. Nagising si Sook at malapit na silang maghalikan. Ngunit, nakita iyon ni Sohee at mas napupuot sa kanya. Alam din ito ni Guang. Kinabukasan, si Guang at ang gang ay hinahanap si Hill. Walang gustong protektahan siya, kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Noong siya ay binubugbog, dumating si Sook upang iligtas siya. Pinauwi niya ito at siya na ang bahala sa kanilang lahat.
Sa kanilang pag-uwi, nag-flashback ang tungkol sa kanilang nakaraan. Magkaibigan na sila simula pagkabata. Hanggang sa bumalik ang ama ni Hill mula sa ibang bansa, biglang umalis ng bahay ang kanyang ina. Ang kanyang ama ay lasing at dinala ng ina ni Sook. Simula noon, alam na niya na ang kanyang ama ay nangloloko at galit na galit siya kay Sook dahil sa kanyang ina. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya magawang magmahal at maging kaibigan niya ulit. Tinanong din siya ni Hill kung bakit niya ito mahal. Ngunit siya ay nahihiyang sabihin sa kanya na mahal siya dahil sa kanyang kabaitan noong bata pa sila. Pinipili ni Sook na hindi magsabi sa kanyang pag-ibig at umalis. Mukhang hindi kontento si Gwang sa ginawa ni Hill at iniisip na magbanta ni Sohee. Isang araw, pumunta ang Gang kay Sohee at hinaharas siya ng husto para makaganti kay Hill. Doon, nahuli ito ng guro, ngunit huli na ito. Nang pauwi sa bahay, naghihintay si Hill sa harap ng kanyang bahay para bigyan siya ng isang regalo. Si Hill ay nakakuha ng isang sampal mula sa kanya at hiniling na patayin si Gwang dahil sa ginawa nito sa kanya. Pagkatapos nalaman ang pagyayari, gustong patayin ni Hill si Gwang. Nagsisimula siyang tiktikan siya at nagsasanay araw-araw. Pero pagdating ng araw, duwag pa rin si Hill. Wala siyang lakas ng loob na hawakan si Gwang. Sa kabaligtaran, siya ay nabuli. Pagdating niya pa uwi, tinanong siya ng kanyang ama kung bakit siya binugbog. Nag-aaway sila. Aksidenteng nabanggit iyon ni Hill na umalis ang nanay niya dahil sa tatay niya. Nagulat, ipinaliwanag sa kanya ng kanyang kapatid ang lahat. Ang tunay na nangloko ay ang kanyang ina. Gayunpaman, ang kanyang ama ay mahal pa rin ang kanyang ina at naghihintay para makauwi ito hanggang ngayon. Ang katotohanan ito ay nagpapabigo sa kanya. Sa kabilang banda, nag-aalala pa rin si Sook tungkol kay Hill na binubuli ni Gwang. Hinihiling kay Gwang na iwanan si Hill mag-isa. Pagkarinig nun, pumayag si Gwang pero may mga kondisyon. Gusto niya na iwanan ang kanyang gang at ibigay ito sa kanya. Sumasang-ayon si Sook dito, ngunit pagkatapos nito, hinihintay siya ng dati niyang gang. Papunta sa paaralan, frustrated pa rin si Hill. Doon, nakita niya si Gwang, ngunit walang nangyayari. Nagsasabi lang si Gwang na si Sook ay iniwan ang gang para protektahan siya. Sa kabaliktaran, si Sook ang binugbog ng dati niyang gang na walang balak na lumaban. Pagkalaman ng nangyari, bigla niyang sinipa si Gwang at sinuntok ito. Nag-aaway sila hanggang sa bumagsak sila mula sa tren hanggang sa lawa. Nang nakabawi ng lakas, siya ay nagtungo upang puntahan si Sook. Ngunit pagkarating niya sa bahay niya, lumayas ito at nagtungo sa Seoul. Ito ay labis na ikinadismaya ni Hill sa lahat ng nangyari. Sa pagtatapos ng pelikula, si Hill ay nakatapos ng kanyang pag-aaral at sa araw na iyon, nakatanggap siya ng lunch invitation mula kay Sohee. Si Sohee ay naghihintay para sa kanya, ngunit hindi siya dumating at nag-order ng pagkain para kay Sohee. Sa kabilang banda, si Sook naman ay mukhang nagtatrabaho sa isang pabrika sa Seoul. Pinuntahan siya ni Hill at gamit ang wedding suit na may malaking bokeh ng bulaklak. Nang walang karagdagang salita, siya agad nag-propose sa kanya, sinagot naman ito ni Sook at ang dalawa ay ikakasal na. Shoutout nga pala sa laging tumetambay sa channel ko. Christopher Rarela, Milven Hervasio, Japs Alfeller de Mesa, Job TV, Ishika Asha del Rosario, J.R. Astilazo, Allen Fernandez, Tatak Pinoy TV, Erickson Labaw, J. Villaflor, Benji Labrador, Maxilolim, Angelica Gozem, at It's Amara's World. Pinusuan ko na po ang comment nyo. Salamat po. Sana nagustuhan nyo ito, mag-subscribe para sa higit pang nilalaman tulad nito at pindutin ang like button para matulungan din kami. E papalabas ko din ang gustong magpa-shoutout sa susunod na upload. Hanggang sa susunod, ingat po.